Dapat dito sa 6 meters sa lumpan na pole. Dapat tulad niya na dalawa na yun, ha? Hindi ba pwede ibigay sa'yo? Ang binigay yun, ibigay yung dalawa. Kasi nilang gisna na, ang kinagisna nilang dati, pwede tayo magparada. Kapadyo TV! Location natin, Dasmariñas Street, corner Muelle del Banco. So yung dalawang sasakyan kasi rito, yung pagkakaparada nito, bawal kasi rito. Dito kasama sa dinadaanan ng clamping operation itong Binondo, District 3 ng Manila. Sako po ng Team Mendoza to. Okay, itong isang Lancer. Ito, Meglo na rin, 2332. Saka yung isang crosswind dito. Dasma! Dasma! Di ba siya lang nandito ang lahat? Muelle del Banco. Pinsa. Pinsa, Muelle. Saka itong isang crosswind. Okay, ito meron na rin nga clamp 2340. So, dalawang nga sasakyan na clamp dito. So, dito mayroong naka-assign na parking attendant. Bahagya doon pa. Saka yung isa, yung dito, yung pagliko, yan may parking attendant niya. Pero dito kasi bawal paradahan. Okay, ito may club na yung crosswind at saka yung Lancer. Ito ginagawa pala yung sa Lancer. Ito sa papaliwanag ko, dapat dito sa 6 meters sa lumpan na pole. Dapat isiniksik mo natin dito. Agad doon. Permit mo to, sir, para po? Yung mga permit? O sige, tawagin mo, sir. Sabi ko, kung may permit yan. Ayun na lang sa kapatid natin doon. Ayun lang po, sir. Side mo kami, sir. Ang pang pinapasya natin doon, sir. Kasi dito, nilagyan na lang harang ko, nilagyan ng bowler, no? Saka bakal. Lumalabas ito, sakop na ng property line nila. Pero ayon sa team leader, dapat daw yan na nakasagad pa 6 meter daw. Ito sir, anong tawag dito? Hindi nga, paliwanag mo. Naitik na kasi yan dyan. Yan nga, ano ang paliwanag dito sir? Hindi ba sidewalk yan? Malapit taas na natin. Tinatanong ko nga sa inyo kung may mowa to. Paano ba dapat? Wala akong alam dito. 6 meters along from the corner sir, dito nga tayo. So doon daw, simula doon sa pinakakanto na yon. Dikit dapat tayo po sir. Sir Lester, at yung pagpasok natin kasi yung natin sir dito yung yung isa nga, yung dalawa nga doon, di ba nakabigit sir? Dati po kasi ano, yung kinausap ni Bossing dati. Yung Bossing? Yung nag-clamping natin rito, nag-usapan po na yun. Oo, eh kaya nga ito. Pagluwag pa sa gulit na to. Kaya nga sir, tingnan mo. Tingnan mo yung parada nito. Sir, ano? Kasi alam ko yung gurus na ito. Ayaw, sir Lester. Bawal yan, sir. So, yun. Bali 6 meter. Simula doon sa wall ng building. 6 meter dapat ang pagitan. So, dapat di sila lalakpas dito. Papasok. Picture mo ba ito, Bali? Picture mo ito. So, pwede naman nilang contest ko sakali sa City Hall kung paano ba yung rules at ano ba ang patakaran. Pero ayun nga kay Team Leader, 6 meters yung dapat ang allowance niya. So yun, may notice na yung dalawa.
puntahan na lang nila sa sito dyan at para doon na lang nila itanong. Okay, tuloy na po tayo. Location natin, Alfonso Mendoza, corner Caricada. Dito naman yung isang Fortuner, clam number 2318. At dito rin sa kahabaan ng Alfonso Mendoza, hindi po pay parking dito. So dito pagka nagparada po tayo at nadaanan po yan, matik na po kagad dyan, lalo pagka walang driver. Dito marami po mga pay parking dito. Iparada na lang po natin sa mga pay parking kung magtatagal tayo. Okay, ito may notice na yung Fortuner. Okay, tuloy na po tayo. Okay, siya natin, Maria Clara, corner Dimasalang. At ito yung isang Toyota Hiace. Clam number 2338. Okay, sa isa pang Hiace din dito. So isa, yung buti yung photon, merong driver. Dito random po yung operation. Kung sino po yung abutan dito at walang driver at naka-obstruct sa mabuhay lane, matik na po yan. At dito marami pong pay parking dito sa kahabaan ng Maria Clara. Diretso lang po tayo dyan pagkaanan po natin dyan sa mga secondary route, yung mga pay parking po dyan. Dito kasi pagka dito natin pinarada yan at dito tayo inabutan, matik na po yan. So isang high issue yung meron ng notice. Okay, ito meron na rin ng notice. Tuloy na po tayo. Location natin, Leola Street Corner, Kaiko. At dito naman isang Toyota Yaris. At dito yung pinaradaan ng Toyota Yaris. Makita natin, no parking, clamping. So may signage na dito rin sa tapat ng convenience store. Pero itong may-ari ng sasakyan, wala dito sa convenience store. At dito lang iniwan. Ito meron na rin ito meron na rin ang clam number 2335. At dito kung magtatagal tayo, may pupuntaan tayong iba. Marami pong pay parking dito. Nga lang, medyo maglalakad lang tayo ng konti. Pero yun naman, safe naman tayo. Kasi dito, pagka inabot po yan, pinarataan kasi ito, bangketa na to. Hindi na po sakot ng property line ng convenience store to. Kaya naklang. At isa pa, wala rin transaction. Isa pa, wala rin transaction dito to sa tapat ng convenience store. Okay, ito may notice na rin. Tuloy na po tayo. Location natin, Arevalo Street, corner De La Fuente Street. Dito na may isang Honda HR-V. Dito yung pagkakaparada ng isang HR-V, naka street corner. Pero yung kahabaan po ng Arevalo, secondary road, 2328. At ulitin po natin ang secondary road. Hindi naman po nagkaklamp yung clamping niyan. Pero pagka nakaparada po tayo ng mga street corner at saka naka-double parking tayo, kasama na po sa inuhuli ng clamping operation niya. Dito rin yung isang sasakyan din dito na isang Ford Everest. Dito naman, nakaharap naman ito. Dito naman isang Ford Everest. Makita natin yung pagkakaparada naman ito. Dito ngayon tayo sa De La Puente, corner ng Arevalo. Ito yung isang naklam natin na street corner. So ito naman, wala rin nga driver pero nakaharap naman sa bangketa. 2320 at saka yung isang delivery aluminum bandon. 20. Ma'am, bawal po tayo dito sa sidewalk, ma'am. Daanan po ng tao yan. Ano po yan? Daanan po ng tao dito, ma'am. Dahil po ba ang may-ari nito, ma'am? Hindi po yung sa taas. Ang parada po yung may-ari ng building na to. Sabi ka, hindi na ma'am. Ang ano po ang parada po natin dito, ma'am? 6 meters along from the corner. Ibig sabihin, ma'am, dito po tayo magpaparada. Ano po parada ito, ma'am? Dapat po nakarito tayo. Parallel. Yes, ma'am, para may taong sidewalk para may madaanap po yung tao.
Hindi kayo masasaluhin yan, hindi kayo makakano. Strict ano, ma'am? Kaya kung sa boss ko yan, sasaluhin ko yan. Sa... Sir, no? Oo, kaganyan daw, ma'am. Kaya kaya pala. 6 meters, ano pang toko mo, ma'am? Tungko tayo. Tama mo. Do you mean, arborin? Okay. So ito, naklam na isang Ford Everest dito. Isa kayo isang... Ganun lang yan, sir. Dapat yan, ginawa mo yan. Ito, nakapit mo na lang doon. Tulad yan na dalawa na yan. Oh. Hindi ba pwede ibibigay sa'yo? At binigay yan, bibigay din dalawa. So yun, ito may notice na rin itong HRB, yung Everest may notice na. So itong delivery aluminum band dito, ito nilalagay na rin yung notice. So always pumarada lang po tayo sa mga papamparada, huwag po tayo paparada sa mga bawal. Hindi po pwede kasi ano yan, mapablock niya ng gusto yan. Kailangan yan, in-adjust pa yan. Alin po? Yung nasa ibabaw, side book kasi yan eh. Okay lang kung may matitira. Sako pa rin ako. Depende. Yung pagkakaano kasi ng sasakyan niya. Sakop o sakop na. Okay, so yung tatlo po yung naklam dito. Tuloy na po tayo. Okay, nandito na ngayon tayo sa opisina ng clamping, sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers. Sa mga napadaan po sa ating channel, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po, mabuhay!